Puno ng tugtugan mula sa iba't ibang instrumentong gawa sa Kawayan ang pagbubukas ng The Gift of Echoes Exhibit na parte ng Ibag-Iw Festival ngayong taon. Tampok dito hindi lang ang mga instrumentong gawa sa Kawayan kundi pati na rin ang mga larawang nagpapakita ng tradisyon at kultura ng Ifugao. Ang ilang manonood hindi maiwasang mamangha sa mga ito. Naging innovative po si Sir Edgar, and I think that's one of the parang maganda na na-express ng artist kung ano yung gusto niya, yung creativity niya, na hindi siya hinahabol ng mga, kunyari, yung mga talagang traditionalist na mga tao. This is really amazing because as a second timer in Baguio, that's really helped me understand the culture and the indigenous culture, and to have it live, I think that the exhibit is really well done. And it really allows you to grasp the culture as alive and as an art form with the instruments themselves. Ang exhibit ay likha ng kilalang bamboo at musical artist na si Edgar Balanci na tubong Kalinga. Makikita sa exhibit ang mga larawan at mga instrumentong gawa sa Kawayan. So the purpose here is to revive yung kultura ng Pilipino, especially in the Cordillera. Kasi even in the agriculture or sa farming, ginagamit yan eh. And then the rituals also is we also use the bamboo instruments. Tsaka sa bahay, minsan na nawawala na yung mga bahay kubo dahil nag-rise ang mga concretes. So parang hindi na napapansin ng material na bamboo. Maliban sa maaaring gawin itong musical instrument, marami pa ang pwedeng gawin at matutunan mula sa Kawayan. Dito rin niya kinuha ang tema ng kanyang exhibit na Transmitting Wisdom of Ancestral Music to the Next Generation. Wala akong space kasi yung sa music, maraming mas magaling sa akin. Magagaling yung mga diba? Alam mo na yung mga master musicians. Tapos pagka sa visual naman, mas marami ulit. So parang naawa ko sa sarili ko. Pumunta ako sa bundok, nakita ko yung bamboo. Yun na yun yung start na ito pala yung doon ko pala makikita yung kahalagan ng bamboo. Hindi ko alam, siguro may wisdom yun bakit ako napunta doon. Magtatagal hanggang sa katapusan ng Nobyembre ang exhibit na maaaring bisitahin sa Baguio Convention Center. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.